bucks na mayroong utang. Bakit? Marunong sino magtrabaho? Okay, they are not parasites who depend on others' lives to survive. They don't borrow but work hard. Mayroon sila sinasabi ano na para sa mga Pilipino hindi marunong mag-ipon, para ang tingin nila sa mga Ilocano, mayroon tayong Pilipino dito, pag ganyan-ganyan lang yan si Brother Ruben, pero hindi niya alam kung magkano saving niya. Pautang! Bakit kasi, ang mga Ilocano, masabi kong hindi ko ipon, marunong lang sila humawak ng pera. Yes! Ako masabi ko, hindi ako marunong humawak ng pera, pero at least, may pinatutunguhan ng pera ko. Salamat na lang, mayroon akong misis magaling humawak ng pera. Sa totoo lang, nabanggit ko ito sa inyo minsan na ako, hindi ang prinsipyo ko, di ba rin walang ipon, pero hindi ako nag-lustay. Sa totoo lang, wala akong ipon, hindi ako nag-lustay, pero mayroon namang napapatunguhan yung pinaggagastusan ko. Okay? Gathers her food in the harvest. Tingnan natin ang Proverbs chapter 10, verse 5. Proverbs chapter 10, verse 5. He who gathers in summer is a wise son. He who sleeps in harvest is a son who causes shame. Nasusunan niyo ba? Ulitin ko ha? He who gathers in summer is a wise son. He who sleeps in harvest is a son who causes shame. Maliwana? Hindi ako manhit sa reaksyon niyo, parang... Pangalim, us do not love sleeping, not slumber. Ang slumber is hindi lang basta tamad, kundi ugali nila hanggang sa pagkakataon, nakutulog. Parang naaalala ko ang ate ko doon, nagsahing lang, hinihinta kasi ang sahing ng mga nung unang araw, medyo ano na, panggatong yung ginagamit. Pag hindi mo binabantayan, hindi manuluto kasi hindi naman uusap yung gatong ng sarili niya. Bantayan mo, nagbantay lang si Nay, nakatulog. Ang slumber, ito yung mga taong tulogin, ang tukin, tulogin. Magkaroon ng konting pagkakataon na tulog, salamat na lang, wala akong nakikita natutulog. Pagsasalitain ko. Okay. Proverbs 20 verse 13. Do not love sleep, lest you come to poverty. Open your eyes and you will be satisfied with bread. Ah, ito. Namumuna si Brother Rodin ito. Ako, ang pinakamatindi kong duty. 10 nights successive. Sa'yo, 26. Matindi. Ano? King of the night daw ito. Hindi niya ginusto ang matulog kasi nagtrabaho. Matindi. Eh, kisa naman tulog ng tulog. Tulog ng tulog, kaya tama. Okay. Us are never in need. Ha? Di ba may sinasabi ang Proverbs 23 verse 1 na kung iliteral natin pag-interpret na iiba. Sabi ng Proverbs 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want dapat. Pero ang gustong sabihin noon, hindi ka inid. Bakit? Kasi the Lord is your shepherd, the Lord is your provider. Ganon din ang ans, they are never in need or they are never in want. Because they work hard. Okay? They are not lazy. Pangalawa, Proverbs 20 verse 4, the lazy man will not plow because of winter, he will beg during harvest and have nothing. Nakukuha niyo po ba? Hindi ka nagtanim or hindi nag-araro because malamig. He will beg during harvest and have nothing. What do you expect? Maraming tao, ang dami nilang katuwiran kaya hindi makapagtrabaho. Kaya natural, di walang trabaho, walang kita, inin. Nasusunod. Okay, isa pa. To the lazy, poverty come to them like a prowler. Ang prowler po, to roam through stealthily as in search of prey or plunder. Hindi mo nakikita, pero gumagala ito, naghahanap na kanilang masisila. So yan ang sabi ng verse 11. Doon sa mga lazy, poverty will come to them as a prowler. Wala silang magagawa, hindi nila nakikita, nag-aabang na pala yung need, yung paghikahos, ang kahirapan nag-aabang. Bakit? Wala ka trabaho eh. Maliban pa doon, need come
man that you are so helpless about it. Okay, no problem. Nagtatrabaho na iba sa atin. Nagkakatalo lang siguro sa quality ng trabaho at kung nagsisave o hindi. Excuse me. People borrow either because they are lazy or no savings. Sa totoo lang, para personal, trabaho lang. Ang hirap ang napinapagkatotohanan, ano? Di makainip. Bakit ka manghirap kung may savings ka sana? Unless na lang on those circumstances that it goes beyond your capability na kaya ka nagkakautang. Pero majority speaking, sabi ko nga, wala akong tinutukoy. The reasons why nanghihirap ang isang tao, maaaring tamad at walang ipon. Ay, hindi ako tamad. Wala lang ipon. Bakit sinasabi mo bang ikaw yun? Majority nga? Okay. Deuteronomy. Okay. Sister Lisa, Deuteronomy chapter 8, verse 18. Okay. Nakaut niya ito, nag-uusap kami. Deuteronomy 8:18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. Binigyan ka rin ng capability ng Lord to get wealth para ma-establish niya ang covenant. Huwag mong asahan na si Lord pa magtrabaho sa iyo. Amen. I think I made my point clear. Amen. Amen? Okay. Conclusion? Borrowing is avoidable except on circumstances that goes beyond your control. Pwede pa pala. Pwede kung it goes beyond your control. Pero kung napaghandaan mo, kagaya ng tanggam, learn from the ants. Yes. Amen? Hindi yung gastos ka ng gastos para magang wala nang bukas para maghandaan mo. Okay? Proverbs 14:23, napakaganda po ang verse na ito. In all labor there is profit, but idle chatter leads only to poverty. Ang pagpap sa lahat ng pagpapagal, mayroong bunga, pero yung pag-dismiss, maghihirap ka. Amen. Machismosa. Proverbs 6 verse 6, go to the ant, you sluggard, consider their ways and be wise. Amen? Ako'y tumula, mahabang mahaba. Ako'y umupo, tapos na po. Ganyan po kayo tumulo. Hallelujah. Tayo po ay ilagay po natin ating sarili sa presensya ng Lord. At least, nagkaroon tayo ng isang awareness. Nagkaunabuksan ang ating kaisipan, nagkaroon tayo ng kamulatan sa mga bagay-bagay na ito. Hindi porkit pangako ng Diyos na tayong pagpalain ay wala na tayong gagawin. Sabi nga niya sa ating binasa, puntahan natin ang langgam at dapat matuto tayo sa kanila. Consider her ways and be wise. So Lord, pagpalain niyo Panginoon ang aming desire na makapagtrabaho, Lord God. Make us a skilled worker, Panginoon. Like the ants, O Lord God, nobody has to teach them because they just easily imitate what others are doing. Gawin niyo po kaming magiging abala sa paghahanap buhay, Lord, na hindi namin ilulustay ang aming mga kinikita, kundi matutunan namin isave, Panginoon, na hindi man kami nag-abala, nag-alala sa aming kinabukasan, pero sabi rin ng iyong salita, Lord, we have to prepare for our future like the hands of God. So dalangin namin, Lord, na pagpalain niyo po ang aming mga puso, maging disiplinado po kami, Panginoon, ma-change po namin ang aming attitude, ang aming pong lifestyle. At sa ganun, O Lord God, makikita po namin, kaya naman pala ang bansang Pilipinas ay naghihirap kasi hindi ito kasalanan ng Presidente, hindi mo ito kasalanan, Panginoon, dahil masagana kang magbigay, kundi kasalanan ng karamihang tao, Panginoon, dahil karamihan sa amin, kumaring hindi man kami kabilang, ay tamad, at kung mayroon ng masipag, hindi lahat ng masipag ay nag-iipon, O Lord God. So, i-bless niyo po ang salitang aming napapakinggan, Panginoon. Nang sa ganon, pagdating ng summer, O Lord God, pagdating ng mga circumstances na kailangan ng malaking halaga, hindi po kami mahihirapan or hanggat maaari, maiwasan namin mga